kwento niya, pati si Tatay Sol din hinarana na rin eh. Nakita mo ba siya? Mas nakilig pa siya kaysa sa kanilang dalawa. Parang pangkalahatang harana yun eh, no? Yes, para sa tatay at pati na rin sa iniirog ko. Pati yung sister niya eh, diba? Napaharana na rin eh. Sabi, Two birds with one stone ka nga. Pero grabe, finally, publicly tinanggap na nila ang pagmamahal ni Clark at situation nila. I think for girls, talagang ang sarap para sa amin, suyuan pa ulit-ulit. Kahit na nag-yes ka na, alam mo yun? Sige tayo na, please. Mga ilang yes pa kailangan sa batna. I love you back. Talagang paulit-ulit. It's because talaga he really wants Leia. Totoo naman. Tsaka through the classic mode of pangharana. Yun ang maganda. Nakaka-miss na nga yun eh. Tapos kasama pa yung bata, no? So mas ano pa talaga, mas damay. It's a family affair. Yes. Pero back to sa US naman, kinonfront ni Jigs ang nanay ni Leia using nung time na gusto niyang mag-message ulit sa anak. Grabe pinagsasabi ni Albi. Pumasok kasi si Albi sa kwarto nga, tapos nakita yung nanay ni Leia. Nakikigamit ang computer. Lumabas yung galit talaga ni Jigs, no? Grabe. In fairness, talagang he really cares for Leia to the point na parang, alam mo yun, pinapakita niya sa nanay na dahil naging ganito si ano, dahil umalis si Leia dahil sa'yo. Pero, medyo harsh siya doon. Okay, nakita nga natin emotional niya nung sila ni Maggie, diba? Parang ano, pretend I'm Leia, tapos biglang paiyok na si kuya. Oh! Si kuya mo. Umpisa acting lang yan. Tapos next thing na alam mo, sila na. Sila na ni Maggie. Totoo. Masarap. Sobrang close na nila, no? Oo, kasi parati sila nag-hangout eh. From hatred to love naman. Yeah, I have a feeling talga. Tanungin natin si Albi mamaya. Tanungin natin mamaya, love mo na ba? No, pero takeaway ko talaga dito, nothing can beat a good harana. You know what? We all want someone to sing for us and it comes with love. Alam mo yan? Kaso naman naliligaw sa akin, di marunong kumanti. Pero marunong gumita, mag-gitara. Marunong mag-sumayaw, bumayo, gano'n. Okay na yun. Oo. Talaga yung modern way eh. Totoo, kasi from romantic, medyo naging physical na tayo sa dance moves, diba? Kala ko anong physical yan eh. Hindi, sa pagsayaw. Pero ito mga katropa, isamahan nyo ulit kami sa chikahan at pakikimarites tungkol sa On the Wings of Love bukas. Right after yan ng Oswald Rewatch dito lang sa Pie Channel. Monster na naman! Evening mga katropay at sa lahat ng ating pamilyang puyat all over the online world and the universe. Welcome sa inyong favorite interactive tambayan gabi-gabi, ang Pie Night Love! We are your kapuyaters, Karen Bornador. Yes, you got her. Preppy but sexy. Yes. And you got me, your pambansang Bortong Barbie X Mr. Good Vibes, Unique Saloga. You got me, Bruce Lee. Ay, you got me, Bretman Rock. Ay, sorry, Aaron Maniego po pa yan. Hi. Kitang-kita nga, yes. Yes, pero bago ang lahat, maraming salamat sa ating musical guest performer tonight na si Tricia Gomez para sa sweet opening prod natin. Ang cute nga yung chinitor. Yung pa naman yung type ko. Noon, mga chinito. Hanggang ngayon. Totoo. At baka may chinito ata tayo today. Dalawa. Chinita. Totoo. Oo. And you know what? Speaking of sweet, marami na tayong natatanggap ng sweet greetings today. Kaya naman mga katropay, we greet you! Happy 6 months tayo! Sabay-sabay tatanggapin ang tagumpay. Woo! Grabe! Grabe, half a year, Karen. Imagine! Half a year tayo magkasama araw-araw. Nakakagulat. Ang bilis ng panahon, honestly. So 6 months na tayo nagpupuyat together. Totoo. Nagkwekwentuhan, kantahan, at kulitan. So talagang sana makasama pa namin kayo sa mga susunod nating monsteries and celebrations. Nakumpay, love you talaga mga katropa! Sure! And syempre, para mas maging masaya ang 6-monthsary celebration natin, makakasama natin ulit sila. We have ex-PBB, celebrity housemate, actor, host, fitness enthusiast, baby boy, Abby Castillo! Kuya mo, Abby! You didn't have to. Dapat nung pag-uwi na lang natin. Ha? Totoo nga. Aaron nga naman happy talaga. Happy 6 months, Sari Aaron. Talaga, oh. Si Aaron talaga ibibigyan. Hindi talaga ako binigyan, ano? Okay lang, sa'yo na lang. Mamaya na lang kami tayo. Okay. Sweet talaga ni Albi. Pero, of course, kasama rin natin ang comedian, host, actor, mother of the weekend, Ate Dick, Ina Evan! Ina Evan! Happy 5 months! Yes! Happy 5 months! Welcome back!
Thank you. Kala mo talaga, hindi ako napatis back. Welcome back to Friday Night Long, guys. Pero ito, greet nyo naman ng happy 6-monthsary ang mga katropay natin. Ay, ikaw muna. Oh, yun na nga, mga katropay, happy 6 months po sa inyo. More months to come. Yes! Oh. At sana sa mga next month to come, kasama na talaga natin si Alvia sa regular pie, Jack O. Yes! Yes, happy 6 monthsary, mga katropay at mga pamilyang puyat. Bantakin mo yun. Kayo na ang pinakamahaba namin relasyon. Totoo. Alam niya yan, alam niya na yan. Ito yung unang yung 6-monthsary sa buhay niya. Yeah. Ang cute, pero of course, dahil 6-monthsary nga natin today, magbibigay tayo ng 6 things we love dito sa pie. Okay, I'll go first. Okay. One thing I love about pie is the new friends that I made kayo, guys. Aww. Sa lahat ng mga TV shows dito, writers, directors, lahat ng mga tao dito. Aww. Thank you. Pie, love you. So isa na yon, lima pa. Isa pa. I love the opportunities that pie gives me. Kasi recently lang po ako naging TV talk show host, first time ever. Kaya nagpapasalamat po ako na isang content creator katulad ko. Nasasala na po sa telebisyon. Kaya maraming salamat po. Aww. Yes! Kayo. For me naman, nagpapasalamat ako sa pamilyang puyat na nabuo natin dito sa show na to. Sobrang talaga, araw-araw, di tayo natutulog. Di ba noon, hanggang 12 midnight pa nga. 9 to 12 midnight. Oh, 11 p.m. na. And still, we are together, stronger at mas marami pa. So, sana sa mga nanonood dyan sa TV, sumali na kayo sa grupo natin. Pamilyang puyat! Yes! Yes! Ilan na yon? Isa pa. Nagpapasalamat din ako sa mga letter senders natin na nag-send sa TLK at ngayon sa Basta Ka Feeling Ka. Kasi ang hirap mag-open up, diba? Yeah. Pero share talaga nila para lahat tayong matuto. Sobrang makaintindi, diba? Sa buhay, kung paano tumaas at yun. Umangat. At magtagumpay. Yeah! Loaded po. Oh, yun na. Kayo naman. Apat na sa artistic, isa na lang kami ni Al. Five, six, go. Ako, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga guwapong pie jack. At mga bisita. Ang dami kasi mga guests natin, di ba? Ang dami natin nakikilalang mga performers at iba pang mga kakapwa natin, kapamilya na feature natin sa pie. So I'm just happy to meet all of them. But especially yung mga Pogi. Ito na, sa katabi na natin. Yeah. Ano ba? Yes. Ay, ikaw naman. Ito, simple lang ako. And nandito siya every time na nasa pie ako. Pero I'm thankful for the food prop! Yay! Grabe, papasok. Sino sa aming tatlo ang pipiliin ni Aldi? Na-excite umasa tayo. Oh, pero of course, Aldi's on chosen one as well. Yeah! Certified pie, jock na rin siya. Ginibang niya yung ginibang niya yung pituan. Lahat na, tsaka otwal pa. Ginigibang niya yung puso natin. Before and now, nandito talaga si Aldi. Pero yeah, exciting ang mga mangyayari tonight dahil for sure, aapaw na naman ang good vibes. Kaya naman, mga katropay, join na sa aming kwentuhan, kantahan at bardagulan, mga katropay. Hindi na ngayong gabi, but every single night from Mondays to Fridays, 9 to 11 p.m. By the way, we wanna say thank you sa pamilyang puyat dahil sinurprise kami today. Thank you! Napaka-sweet. Yeah. Literal na sweet. Kulang kayo ng dalawang cake. Okay na ako sa food price. Hati-hati naman natin. Correct. Ang sarap niya. Ang bango-bango kanina. At dahil nga, multi-platform pa pa. Mapapanood nyo kami hindi lang sa TV, pwede rin sa cellphone, laptop, at ano pang device na kaya kumalik sa internet na meron kayo. Kahit sa ang party ng mundo, mapapanood nyo na po ang pie dahil worldwide na tayo! Kaya naman, i-rescan nyo na ang inyong digital boxes para mahanap ang pie. Or bisitahin ng aming YouTube channel, I Am Pie Official, at syempre sa aming website at pie.com.ph. Yes, at syempre nasa TV tayo, Pie Channel is also on Sky Cable Channel 21, nasa cable link din, Channel 100, and GCash as well. Just open the app, go to GLife, and tap on entertainment. Yes, sir. At para naman kasali at active kayo sa usapan, wag tweet gamit ang hashtag Pie Night Long at hashtag I'll be back on BNL. At syempre, di ba sabi niya, pag bumalik siya dito, may papakita siya? Oo nga! Ano nga sabi natin? Ito na, pinakita ko na. Ito na, close up po muna yung cue music. One more time. 3, 2, 1, go! Close up! Monay na brand. Kung si Arjen may pagdasal, may pamonay naman si Arjen. Yes! Sa Friday, iba naman yung papakita niya. Ano? Ayaw! Ano yung papakita niya? Ayaw! Pababa ng pababa o pangat ng pangat?
No, pero mga katropay, para makita nyo si Albie rin, huwag nyo kalimutan itag ang aming official Twitter account at IMPI official or mag-comment sa ating YouTube comment section. Alright, ngayon naman, oras na for the chika. Ito na ang portion para sa mga usisera at usisera tulad namin. Ito ang... Uzi News! Yes! Napatikip na po kami ng cake na rin. Pero ito ang ating Uzi News for tonight at ang ating nagbabagang balita. Yes! Hawakin ko ito sa'yo, napaka-sweet eh. You're sweet. Sabi nga, isang delivery rider ang matyagang nagtungo sa isang lying-in clinic kung saan naroon ang receiver ng kanyang parcel. At ang kanyang receiver po ay magigive birth na. In labor. Malapit ng mga anak po talaga. Opo, yung pinaka nakakatawa is tinabi pa ngayon parcel sa babae habang naka-position na siya. Alam mo, feeling ko naghihintay na nababagot yung babae mag-labor. Kasi ang tagal pa naman lumabas ng bata. Re-receive ko na yung ano. Pumuntahin ko yung package ko. Sige, mas mabilis pa yung ship delivery kasi sa pagdala ng anak, diba? Baka it has something to do with the baby also, the package. But, ano pa nga? Baka, cream. Ano? Cream. Cream in order. Pwede din, no? Pwede rin. Ang laki naman ng cream. Or ano rin. Kayo ba? Ano yung mga pinaka-weird na experience niyo kapag sa courier na delivery? Mga riders. Go, Ano? So, merong isa akong business na sinusupport. Shout out Epic Superfood sa CMOS. So, they use courier services to deliver my orders to me. Tapos, apparently, parang twice in a row, wala ako sa bahay nung nag-deliver. Pinapaiwan ko sa guard. Mm-mm. The third time na nag-deliver, nasa bahay naman ako, pero may ginagawa ako, nag-dota ako nun. Okay. So, tumawag sa akin yung, ano sabi, dito na po ako sa labas. Sabi ko, boss, iwan mo na lang po sa guard. Sabi niya, sir, okay lang ba? Labas po kayo, pa-picture po ako. Wait. Sabi ko, ha? Sabi niya, opo, sir, pangatlong beses ko na mag-deliver sa inyo. Ngayon lang kita naabutan eh. Oh my God! Well, let's picture ka ba? Oh, so yun. Pinoskin game. Sweet naman eh. Ang bait! Nag-deliver ata siya ulit sa akin. Siya parati mag-deliver sa'yo from now on. Hindi na siya nagpa-picture the fourth time, so okay na. Aww, that's so cute. Eh kayo, may mga rider stories kayo. Ikaw, Ina. Yung rider stories ko nasa Twitter. Charot na. Actually, parang ganun din. Parang yung weird lang, pagkapadala, kasi yung building namin nasa second floor yung bike at sinahagdan lang, wala kaming elevator eh. So pag alis niya, nag-text siya, sabi niya, ay kayo po pala si Ate Tik dun sa TikTok, sayang po ako nakapagpa-picture. Tapos parang I feel bad kasi tanghali yon. So parang sabi ko, saan ka na ba kuya, balik ka, bababa ako. Ganun din, bumaba lang ako. Tapos nag-picture kami. Aww. Aww. Nagpo-picture pa rin. Bumalik din siya. So, ano naman, anything weird. Hindi pa ako nakaka-receive ng mga bato. Di ba? Ano in order mo, dapat yung bato. Yun lang ginawa niyo, nagpo-picture lang kayo. Sabi ko rin, ano mo inis? Hindi, sabi ko, siyempre tanghali. Gusto mo ng tubig? You know, I'm like that also. Nag-offer ako palagi ng drinks, ng food. Especially kung malayo yung lugar na, you know, they came from. And when there are times, kung yung message sa akin, Miss Karen, pwede, nandiyan ka ba sa bahay? So, kung hindi, nandiyan yung sexy kong assistant, bababa yan. Kukunin mo yung number niya kasi talagang sexy yan. Tapos, pagkat nung nakuha na yung parcel, tapos mag-reply, oh nga po, sexy nga po. Wow! Siya yung tansyador ng kanyang assistant. Oo, nakatuwa ang mga riders. Promise. Ikaw, A. Meron din ako similar na experience sa inyong dalawa. Pero ano, meron kami kasi common area dun sa may living area. Tapos, nung binaba ni Kuya yung delivery rider, yung item, meron kasi akong grad picture doon. Tapos nakilala ako, so nakipag-selfie siya, imbes na sa akin. Sa grad picture ko na sobrang nene pa ako. Di ba yun yung medyo ano ka pa? Hindi naman medyo chubby pa, medyo nene lang talaga. Kaya ano, there's a career rider out there na kasama po
niya ang nene kong version. That's so cute! At saludo sa lahat ng mga riders na walang kasing sipag grabe sa paghahatid ng deliveries natin. Totoo. Kasi nung pandemic sila yung mga naging frontliner din eh. Saka ang init sa labas. Shoutout sa inyo. Ayan, ito naman para sa ating next Uzi News. Ayan, pati sa mga single dahil ang bunso ni Ma'am Shimelay may crush din daw sa kanya. Wow! Buti pa siya! Ayan, nasa na ba yung pa-picture? Wala ba tayo ano dyan? Ay, si Stella! Si Stella! Mami niya, no? Yeah. Kasing okray din. Kopyang-kopya ngayon yung ngiti eh. I love chicken nuggets! Buti pa siya crush na crush niya. Oo nga eh. Ngayon naman, punta na tayo sa ating Uzi Report, care of our field correspondent, Ina Evans. Bakit naman nagmamabili? Ang gusto ko pag... Nagulat ako eh. Basta ka impatient. Nagulat ako. Binaba nila ka agad. Sabi ni Albie, gusto ka na talagang kumain. Gusto niya kumain yung chips ka agad eh. Ito na, Albie. Ayan o, kailangan mo ng fuel. Tumata kasi Albie kasi ang itatanong na natin. Yung childhood crushes kasi. Crush! Dahil dyan, ikaw ang magsisimula. Anong story childhood crush mo, Albie? Yung totoo ah. Huwag kang showbiz dyan. Okay. So before, pumupunta kami sa mga church camp. What? Church camp? Wait! Holistic? Nakasabi mo nga yung totoo eh. Ito yung kwento. Tapos, so syempre meeting place namin dun sa church. Wow! Tapos, magbabas kami lahat ng mga attendees ng camp. Okay. Tapos, parang nasa left side ako ng bus. Yung mirror na parang tumingin sa likod. Kita mo yung unang tatlong upuan. Okay. Eh, maganda yung nasa harap. Yung nakaupo sa ano. So, nakatitig lang ako sa rear view. Bata pa ako nito, ah. Pero panititig. Nakaganan lang ako. Tapos, parang yung babae, nakikita ako sa salamin. Tumitingin-tingin din sa salamin. Type din. Yan yung akala ko. Okay. Yung pala, syempre, kung kita, di ba, parang yung rules sa camera. Kung kita mo yung camera, kita ka ng camera. So, ganun ata din sa salamin. So, hindi nakatingin pala. Nakikita niya na may nakatitig sa kanya. Oh my God! So, dun nakipagpalit siya ng upo. Oh no! Sorry kasi, sobrang na-creepyhan ako nung dati. Ganda ako pala. Same church group kasi. Pero ngayon naman, yung mga babae nakatitig kay Albie. Iba na yung story. Kung ako yung isang Albie kasi niya tititig sa akin sa likod ng bus, tititig pa rin ako pabalik. Fake news po yan. Pero kayo ba, ano pa yung mga childhood crushes na kwento ninyo? Ina, ikaw ba? Childhood? Parang kasi hindi naman ako naging bata. Anak ako ng Vulcan eh, paglabas ko ganito na edad ko. Huwag na lang ganyan na. Lululukin ko muna. Yes. Ayan. Nung bata ako, wala naman. Ang hilig ko lang na nagpag may mga class picture, didikit ako lagi dun sa crush ko para mag-ano kami, magkaroon kami ng picture together. Tapos hina-heart ko. Tapos siguro pinaka-memorable na din. Eh, nung graduation namin, pinakinggan ko sila yung mga makakaibigang lalaki kung saan sila magpapatuli. Tapos... Ano daw? Alam mo, real life talaga to. Doon ako tapos kung saan sila nagpatuloy, doon din ako nagpa-schedule kasi tatlong beses na akong tumatakbo sa schedule ko. No? Kalo ko tatlong beses kina nagpatuloy. Pagdating ko doon, after ninyo nabook ng nanay ko, umaga siya nagpatuli. So, oh my God! Mag-holding hands pa naman kayo sana, no? So, di ba? Sabay-sabay. Oh. Ayan, so... Grabe. Wala nang yan. Natuli-tuloy ako. Pwede na ba? Okay na. Pwede na. Okay na. Okay na. Okay. Papawisan ako sa kwentong tuloy. Balik natin, ha? Ngayon naman, punta tayo sa ating Uzi Report, care of our field correspondent, Ina Evans. Roll the video. Lagari naman pala. Kahapon nakita niyo naman, na-interview natin ang mga wrestlers ng Manila Wrestling Federation. Pero today is a very special day dahil makikilala natin ang isa pa nilang wrestler at hindi lang basta wrestler, ang kanilang champion na si Mr. Jake De Leon. Kaya naman, samahan niyo ako mga katropay para hunting it siya at kausapin. Let's go!
Kamusta kayo mga katropay? Ako nga pala si Mr. Philippine Wrestling at yung MWF Pinoy Wrestling Champion na si Jake De Leon. Congratulations po muna at parang ang bigat-bigat nito. Parang good, bigat talaga. Good item, manasasan labat. Pwede naman siguro, pero hindi ko alam gano'ng kamahal to. Pero alam natin gano'ng kabigat to. At mabigat talaga, bubuhatin yung buong Philippine Wrestling community sa shoulders ko dahil ako yung champion ngayon. Ang hirap talaga ng trabaho, alam mo yan? Alam mo? Yes, kaya nga, feel ko yung pagkapanalo niyo, yung sobrang proud talaga. No? Ilang matches na po ang nagawa niyo sa buong buhay niyo? Nasa number 97 na po ako. Grabe. Yung 100, malapit na yung 100. Ganun ako katagal dito. Pero gano'n na rin kayo katagal na nagre-wrestling? Sobrang tagal na po. 8 years na ako nasa Philippine wrestling industry. Nagsimula po sa 2014 at hanggang ngayon sa 2022, nandito pa rin ako. Yun. At MVP pa, di ba? Sila, siya yung champion ngayon. Tapos, meron na bang time? Kasi yung sa training nyo, gano'n siya kahirap? Sobrang hirap po. Hanggang ngayon, nagtitraining pa rin ako. Never nagsastop ang training dito sa Philippine Wrestling. Lalong-lalo na sa Manila Wrestling Federation, tuloy-tuloy pa rin ang training namin. At malamang, dahil ako yung kampyon, ako pa rin ang nagpapatuloy ng mga training ng mga bagong bata namin. Kasi pag wala na ako, sila naman ang aangat ng Philippine Wrestling community. Willing ba kayong i-train ako? Feeling nyo ba? Pwede ako. Kahit sino maging pwede pro wrestler, pero yung kailangan nila ay gustuhin nila talaga dapat maging pro wrestler. So yung passion, hard work, at respeto para sa industriya na to ang kailangan nyo. Ang ganda nun, di ba? Dapat kasi parang as long na may respect ka sa craft mo, di ba? Parang lahat susunod ni. Pero may time na ba na na-injure kayo during the match? Nagpapasalamat ako na wala. Siguro yung pinakamalalang injury ko na knockout ako sa match. Siguro mga 3 seconds, hindi ko maalala kung saan ako. Pero buti na lang gumising ako at naalala ko, ay, nagre-wrestling nga pala ako ngayon. Pwede nyo ba akong bigyan ng ano or pakitaan ng isang wrestling hold? Pero yung totohanin, baka mabalian doon. Hindi ako makabalik sa EVS. Pakita ko sa inyo. Ito yung finishing move ko. Tawag dito ay pecho lock dahil mahilig ako sa chicken inasal. Dito tayo. Natatakot ako! Kunin nyo yung kaliwang kamay. I-lock sa likod. Underhook ang tawag dito. Okay. Tapos, po. I-choke nyo siya. Tito Cory, natatakot! Ganto lang. Pwede niyo na kung may kaaway kayo sa buhay, ito gagawin niyo sa kanila. Hindi sila makawala. Tsaka, baka manakout din sila. Ito, ano? Ang pecho lang. Hindi makawala. Sige, okay na, Sir Jake. Natatakot na ako eh. Huh. Hirap kumita ng pera. Takot ako dun ah. Yan, mga katropay. At na-interview na nga natin si Sir Jake De Leon, ang kanilang champion dito. Napakaswerte natin. Excited na akong makita ang laban niya. Kaya naman, bukas, samahan niyo ako mga katropay para sa mga marami pang ganap dito sa Manila Wrestling Federation. Ako pa rin po ang inyong Pai Weekend, Ina Evans. Good evening, mga katropay! Nagustuhan mo yun, no? Ha? Oh, yun yung ganda ng buhay, Ina. Talaga. Natakot ka ba o na-enjoy mo ba? Oh. Actually, both. Kailangan lang makita siyempre na natatakot. Hindi ka takot ako kasi yung braso niya, yung muscle. Ang kapal eh. Yung muscle. Ito din, grabe rin itong mag-workout. Di ba ito, ang lalaki ng muscle, matatakot ka rin pag ginanyan. Magtakot oh, with love talaga. Naman yun si Alvin. Oh, with love. Naman yun. Talaga, tasagot na lang, yes, master. Ako, iba eh. Yes, father. So, mga katropay, pero ito, sa aming pagbabalik, usisain naman natin yung paano i-handle ni Abby Asistio ang mga nega comments tungkol sa kanya online. Uzi Moments is up next, only here on TNA. Hey, Uzi! Ang Uzi! Ang TNA! Bayan! Uzi! Tama pa rin ako! Nasari pa rin ako! Bayan! Mas okay gumawa ng sarili mong kanta, hindi version-version lang. Ops! Medyo hindi mo kuha. Mag-practice ka muna. Bakit kailangan makisakay sa sikat na kanta?